Nung bata ako, gusto kong magkaroon ng alaga, pero syempre yung hindi ka mapapagastos ng malala. Oh, meron ba nun? Oo, meron. At ito yung tinatawag na Tamagotchi. At para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Tamagotchi, ito ay isang handheld digital pet na ginawa ni Akihiro Yokoi of Wiz and Aki Maeda of Bandai sa Japan. Wow kuya, ang galing mo naman. Paano mo nalaman yung mga ganyan? Nandun ka ba nung ginawa? Google! Hindi ako nakikijoin sa mga kaklasiko tuwing nagpapayabakan sila ng mga Tamagotchi nila. Uy, tingnan niyo yung sa akin oh. Maglilimang taon na. We, sa akin nga magsampung taon na eh. Grabe ah, tanda naman yan. Siyempre. Mas focus kasi ako sa mga nilalaro ko noon tulad nitong brick game na to. Pero nung uwian na, nakasalubong ko si Lola sa may labas ng bahay namin. Kakauwi lang din niya kasi noon galing sa school na pinagtuturuan niya dati. Arkin, may pasalubong ako oh. Ano yan, Lola? Uy, Tamagotchi! Yan yung nilalaro ng mga klasiko ah. Dumiretso kaagad ako sa paborito kong upuan na kahoy at inaral ko kaagad kung paano laruin tong Tamagotchi. Meron siyang tatlong buttons, ang A, B at C. At ito yung gagamitin mo pang interact sa laro. At yung mga pets na to, kailangan mo silang tutukan dahil nagugutom sila, naboboring, bumabaho, nagkakasakit at kailangan din nilang matulog. Noong na-start ko na yung game, nagsimula siya sa itlog na nahahatch. Nahook kaagad ako ng laro kasi mahilig din ako maglaro dati ng mga simulation games tulad ng The Sims, Cinema Tycoon, Virtual Villagers at marami pang iba. Kaya enjoy na enjoy ko nun mag-alaga ng Tamagotchi. Tapos dagdag mo pa yung pagpindot ng mga buttons. Nakaka-addict yung tunog. At nung gabing yon, wala na akong ibang inatupag kundi maglaro ng Tamagotchi. Arkin, matulog ka na! Laro ka ng laro dyan, may pasok ka pa bukas! At dati, tuwing matutulog na ako, madalas ko din katabi tong Tamagotchi ko para ma-feel ko safe siya kasi meron akong pinsan na brutal pagdating sa mga laruan. At isang araw, naisipan kong dalhin sa school yung Tamagotchi ko. Meron namang kabitan, isasabit na lang sa ID, at mukha na ulit akong elementaring mahilig magdala ng laruan sa school. Wow, si Arkin may Tamagotchi na din! Hehehe, nakalata mo pa yon? Bigay lang sa akin ito ng lola ko. Hindi ko nga alam kung saan to kinuha eh. Meron pa pangalan sa likod oh, John Mark. Anyway, kayo ba? Kamusta yung mga alaga nyo? Okay naman yung sa akin. Yung sa akin nagkasakit pero sabi ng kuya ko pwede naman daw gamutin kaya okay lang din. Pre, mukhang malungkot si Nigel ah. Oo nga eh. Teka, tanungin ko siya. Mukhang may problema sa Tamagotchi niya eh. Baka hindi na naman pinayagan ng nanay. O bakit? Hindi ka na ba pinayagan maglaro ulit ng Tamagotchi? Hindi. Namatay na yung pet ko. At nagulat ako ng mga oras na yun kasi wala naman akong idea na namamatay pala sila. Kaya pag uwi ko, tinutukan ko yung alaga ko. Pinalamon ko ng pinalamon hanggang sa tumaba na yung alaga ko. Ayan, sige, kumain ka rin ng kumain para may reserba ka sa tiyan mo. Huwag ka lang mamamatay. At dahil paulit-ulit yung ginagawa ko, unti-unti rin akong napapapikit. At hindi ko na lang namalayan. OMG, yung Tamagotchi ko! Oh no! Anong nangyari? At kapag hindi mo naasikaso yung Tamagotchi mo ng sobrang tagal, posible din itong mamatay tulad ng nangyari dito. Pero na-discover ko din nung araw na yun na mag-hatch ka ulit ng panibagong itlog kapag namatay yung pet mo. Kaya medyo namamaster ko na yung mechanics ng laro. At sa mga oras na yun, alam ko na yung mga gagawin kapag nagkaroon ulit ako ng panibagong alaga. At sa pamamagitan nito, tinry ko lahat ng iba't ibang klase ng pets. Pinakain ko, pinaligo, pinalaki, nakipaglaro. Pwede pala makipaglaro sa mga pets. At habang nag-e-enjoy ako maglaro ng Tamagotchi.
At nung edad ko na yun, hindi ko naman alam kung saan makakabili ng mga button batteries. Eh kapag nagpabili naman ako, Lola, kailangan ko ata ng battery. Hindi na! Binigyan ka na nga ng Tamagotchi eh, ang dami pang inihingi. Kala mo naman, namumulot lang ako ng pera? Diyos ko talaga kayo mga bata kayo, akala nyo anak kayo ng mayaman eh. Kaya ang ginawa ko na lang, pumunta ako sa likod ng bahay namin at naghukay. At nilibing ko yung Tamagotchi ko. Thank you sa memories, aking Tamagotchi. Hanggang sa muli. Alam nyo, okay din na itry nyo yung mga virtual pets kapag gusto nyo magkaroon ng alaga. Para malaman nyo kung na-hype lang ba kayo or gusto nyo talaga. Kasi malaking responsibilidad yan. Yung papasukin mo at yung feeling din na, hay nako, sino magbabantay sa'yo kapag umalis ako? Hay nako, meron kaming overnight na mga tropa ko, sinong katabi mong matulog? Hay nako, sinong pupulot ng tae mo? Baka kainin mo na naman yan. Hay nako, bakit ganyan ang mukha mo? Ang hirap mong iwan. Hay nako, hay nako, hay nako. Pagkatapos sa mga nangyari sa Tamagotchi kong may John Mark sa likod, nagpabili na ako ng sarili kong Tamagotchi. Kasi mga pinsan ko, meron na din silang mga alagang Tamagotchi. Siyempre, hindi pwedeng wala ako. At kami-kami na lang yung naglalaro paminsan. At naalala niyo yung sinabi ko kanina na pinsan kong brutal sa laro? Gusto niya yung pinapatay yung mga tao, pinapasabog yung mga building, dinadaan yung helicopter sa kalsada, at nang to-torture ng mga alaga sa video games. Gustong-gusto niyang hiramin yung Tamagotchi ko. Siyempre, ayoko. Kasi malakas yung kutob ko na mapupunta sa alanganin tong alaga ko kapag nahiram niya to. Kaya nung isang beses, hinihiram niya sa akin, tapos sabi ko sa kanya, meron ka naman ah. Bakit hinihiram mo pa yung sa akin? Gusto ko lang itry yung sa'yo. Iba kasi yung pet mo eh, parang ano, ang ganda. Ah, sige. Next time, matutulog pa kasi yung alaga ko eh. Ano ba yan? Hinihiram ko na lang yung ano. Yung pet mo, sabi mo, tutulong yung alaga mo. Ayaw mo lang magbayram eh. Arkin, pairin mo na yung pinsan mo nang tumigil na yan. At dito na nagtatapos ang kwentong Tamagotchi. Wala na. Wala na. Wala na talaga. Hala kuya, sorry. Nagkasakit yung alaga. Yaka pa eh. Sige na. Sige na, patayin mo na.